You know what's up? Welcome back to my YouTube channel. So good morning. So kumusta naman kayo sa mga araw na ito? So for today's video, gagawa ako ng compressor atloscope ko kasi ang nangyari ay nag-leaking yan, oh. May leaking yung tangke, so bali tatanggalin ko yon. So ilalabas ko diyan sa kanyang housing. So bago ang lahat, tinanggal ko muna yung battery para laging safety. So paano? Let's get around. Yun, no? So bali may dala akong galon kasi isasalin ko dyan yung ano, yung diesel yan. So sobrang lakas ng yan, no? Sinalin ko na yung ano, diesel, para pag tinanggal ko magaana siya. So sobrang dami ng leaking, so sayang yung diesel saka masyadong madumi, so hindi siya pwede. So yan yung kanyang supply. Tinanggal ko na yung filter ng fuel filter, tapos yung ano niya, yan yung kanyang brittle. So bali tatanggalin ko din. Tapos nagkulang yung aking ano, sumobra, so kailangan ko ng drum para isalin yung diesel. So tinanggal ko na yung supply saka yung return. Tapos ito naman ay tinatanggal ko na rin yung mga nut habang ako ay nagdi-drain ng diesel, kasi para pagtapos mag-drain, so tapos na rin ako magtanggal ng mga nut and bolt dun sa tangke. Yun, no? So bali natanggal na yung tangki. So sobrang hirap kasi may laman pa siyang diesel sa loob, so sobrang bigat. So okay naman siya. So mayroon naman akong kasama, binigyan ako. Yan yung kanyang damage. So bali sobrang dumi dito sa ilalim ng tangki. Yan, sobrang daming diesel na nag-leak. Yan ang cause ng pag-overheat kasi nasisip-sip siya ng pan kapag umandar. So napupunta dun sa radiator yung mga pin niya, so nagbabara dun. Kapag nabasa yon, tapos may alikabok, so didikit yung alikabok, kaya siya ay nag ano, nadudumihan yung radiator. Yan ang cause ng pag-overheat. So ang gagawin ko dyan ay lilinisin ko, tapos pag nalinis na siya, so ilalagay na, tapos ipapastayin ko ulit yung yan yung kind damage. So papastahin ko yan. So bali kaya siya ay damage ganyan kasi tumama dun sa filter ng ano, oil ng yung filter ng oil. Umiinit kasi yung kapag umaandar, tapos ito ay plastic lang naman, so na-damage siya. So pag init, so yan ay nag ano, lumambot yung plastic. So plastic lang naman ang tangke niya. So bali yung kanyang liter ay nasa 175 liters yung tangke niya. So hindi naman malaki, so tama lang siya, 175 liters lang. So ang gagawin ko dyan ay i-grind ko siya. So lilinisin ko siya bago ko siya ay papastayin. So ang gamit ko para na pangpasta ay yung epoxy steel. So mabilis lang siya magtigas, siguro mga ano lang siya, 30 minutes siya matigas na siya, kaya mabilis. Yun, no? So naglalagay na ako ng ano, ng steel, yung steel epoxy. So bali nagpa-video ako. So maraming salamat sa nagbi-video. So shout out sa iyo. Sana marami ka pang matulungan na ma-videoan, cameraman. So yan, so baka pagkatapos niyan, ibibilad ko siya sa araw para mabilis siya magtuyo. So kasi pag hindi siya binilad, so matagal. So kailangan kasi matapos siya on the spot kasi kailangan siyang gamitin. So yan mga chemical, so naghihintay. So kailangan kasi matapos siya. So pagkatapos niyan, ibabalik ko pala yung diesel yan na sa drum, kasi pag di siya binalik, so sayang naman. So yan yung kasama ko, so pinapalinisan ko sa kanya kasi kapag hindi nilinisan ay binalik, so ganyan lang, so useless lang. So mapupunta dun sa pan, so ano, sisip-sipin ng pan at mapupunta dun sa radiator, so magbabara dun sa mga pin niya. So yan ang cause ng pag-overheat kasi hindi na lumalabas yung hangin. Yun, no? So bali nagpahinga muna ng counting, pahinga, counting rest muna. So yun, no? So bali ikakabit na namin yung tangki kasi matigas na yung ano, matigas na yung ano, steel epoxy. So matigas na siya. Yun, no, pala. So wala nang oras, so hindi ko na na-video yung tangki. So bali bukas na yon. So binilagay ko na yung mga toolbox, yun ang leak.
yung mga toolbox tinabi ko na kasi uwi na. So hanggang dito na lang ulit para bukas na yung iba. Thank you and God.